Oh, kaya nyo ba to? No rice diet? Mahirap ata, hindi ko kaya to. So, maraming diet lumalabas. Kanya-kanyang diet, depende kung kaya ninyo at kung kaya ng condition ninyo. Merong iba ginagawa no rice, di ba? Mga keto diet, high protein sila. May gumagawa half rice o may gumagawa one cup lang. Yung babawasan lang yung rice. So, either papalitan, babawasan, tuturo natin lahat ha kung ano. Anong maganda tsaka kung anong bagay sa inyo. Depende naman talaga sa inyo. Meron yung mga no rice talaga. Tulad ng mga keto diet, bawal ang bread, bawal ang pasta, bawal ang kanin. Ito, yan, bawal ang carbohydrates. Pwede lang sila ng mga ano, puro karne, puro meat, puro bacon, yan, puro taba. Pero minsan nilalagyan din nila ng gulay, depende. Ito yung strictong keto, okay? Ano benefits nito? Ayon sa pag-aaral, nakakapayat siya. Pag high protein, tanggalin yung carbohydrates, mas nakakapayat. Ang problema lang, sa short term, pag pumayat ka, gaganda blood sugar, mas papayat, mas lalakas, yun ang positive sa kanya. Ang problema lang, hindi sa tingin ko, hindi kaya ng may edad. Let's say, pag senior citizen ka na, hindi ko na ma-advise na keto. Kasi yung keto, high protein, medyo hirap ang kidneys mo. So, pag may sira na kidneys mo na high protein, baka mag-kidney disease, baka mag-kidney failure. Isa pa, hindi mo masusustain ng matagalan. Merong iba na di-depress. Di ba yung kanin, pampasaya yan? Pampasaya po yan eh, carbohydrates. So, pag tinanggal yan, nabe-brain fog, nadidepress sila. Tapos, yung iba, pwedeng tumaas yung cholesterol kasi puro taba, puro meat. Nagiging high cholesterol, baka tumaas ang risk ng heart disease. At isa pa, pag puro protina, kulang ka sa fiber. Diba? Unless lalagyan mo ng gulay. Pag kulang ka sa fiber, hindi rin maganda sa tiyan. So, meron ding negative. Pero on the short term, mabilis siyang makapayat. So, yan talaga yung pinaka no rice, no bread diet. Ngayon, pwede mo naman gawin na kanin eh. O, meron namang diet na rice diet din, kakaiba. Okay? Pero yung rice mo, either babawasan mo yung kanin mo, half cup o one cup lang. Kung dati, two cups ka, one cup. Or papalitan mo ng brown rice, red rice, or black rice. Diba? Doc Lisa, gusto mo to. Kasi si Doc Lisa, puro kanin yan eh. Noong 1939, uso ang rice diet. Ayan o. Oh, popular weight loss sa kanin. Nakita nila yung puro carbo lang to. Ah. Hindi, kinukwento ko lang sa inyo. Hindi ko naman sinasabi gawin ninyo. Dati, yung puro carbo lang, halos mababa siya sa protein. Nakita nila, nakakapayat din. Kasi binawasan mo talaga calories eh. Sa kidneys, okay din. Paano? Tinanggal mo yung protein, konti lang protein nila. Yung blood pressure, bumaba. So, merong ganon. Low fat, more carbo lang siya. Tapos, konting proteina. Diba? Yan namang ginawa dati. Pero, syempre ngayon, pwede nyo rin gawin kung kakayanin nyo. Kanya-kanyang style. Yung iba keto, sabi ko, kung mas bata, pwede. Kung mas may edad, may sakit, may kidney problem, baka hindi. Ang kanin, ano bang problema sa kanin? Okay, puting kanin kasi mabilis magpataas ng blood sugar at ang taas ng calories. So, 242 calories mataas. Halos kalahati na ng calories mo. One cup pa lang yan. Ha? Tapos, ano difference ng white rice sa brown rice o yung mga red rice? Pag white rice, yung loob lang, yung endosperm lang ang kinukuha. Tinatanggal yung balot. Oo, mas mabango, mas matumatagal, mas masarap. Kaya lang, mababa na siya sa fiber, mababa pa sa mga nutrient, sa mga minerals mababa. Yung brown rice, mas may balat. Ayan, oo. Kasama yung germ, bran, endosperm. So yan, may white, may brown, may red, may black rice. Mas maraming minerals, magnesium, phosphorus, manganese, selenium, iron, at vitamin B's kung brown rice. Ang problema lang, ito pa, sa brown rice, anti-inflammatory pa siya.
red rice, meron pang anthocyanin, maganda. Oo. Ang problema lang kasi, sa brown rice, hindi mo kaya lumipat agad eh. Dahil sobra siyang high fiber, kaya rin kumakain kayo ng kanin, subukan nyo mag-brown rice agad, baka magtae kayo na magtae. Kasi sobrang taas yung fiber niya. Kaya pwede nyo gawin, half cup muna ng white, half cup ng brown. Unti-unti. O 1/4 lang ng brown. Tapos unti-unti ka lilipat hanggang masanay yung tiyan mo sa high fiber. At dadamihan mo ng inom ng tubig. Kasi pag high fiber kakainin mo, dapat maraming tubig para madumi mo. Kasi kung maraming fiber, hindi ka umiinom ng maraming tubig, tulad ng turo ko, 8 to 10 glasses of fluid or water in a day, baka ma-imbak lang to sa bituka natin, magbara pa. Diba? Kailangan mo maraming tubig, malabas yung fiber. Ano advantage ng brown rice? Lisa, focus mo ba? Red rice, kita nyo, mas mataas fiber oh, ng brown rice. 1.6, 1.8. White rice, wala pang 1. At ang protina niya, pantay. Pero yung potassium iron niya, mas mataas ang brown rice at red rice. So, mas marami siyang benefits. Sabi nga ng American Heart Association, yan ang nire-recommend nila, brown rice, red rice. Kasi daw, high fiber, maganda sa tiyan, maganda sa cholesterol. Pag may fiber, maganda daw sa tiyan, mas busog, maraming nutrients. Kaya mas gusto nila yan, mas recommended nila. Unti-unti lang ang paglipat. Ito, magandang topic. Okay. Kailangan natin kumain ng kanin, di ba? Yung para sa atin, hindi natin kaya yung keto diet. Doon sa hindi kaya, yung mga kaya, pwede kayong mag-keto. Pero yung hindi kaya, kailangan nyo talaga ng rice, kundi malulungkot kayo, madi-depress kayo. Hindi mentally, talaga physically depressed kayo. Anong klaseng carbohydrates pwede sa'yo? Pwede ba hindi ka nalang magkanin, magtinapay ka na lang? Pwede bang hindi ka nalang magkanin? Kapalit to ah, mag-spaghetti, pasta lahat yan eh. Yung mga spaghetti at iba pa. Yung mga macaroni. Ano mas maganda dito? Rice, bread, o spaghetti? Kung pipili kayo. Diba? Sa keto diet, ayaw nila lahat to. Pero kung pipili kayo, Doc Lisa, focus mo, maganda to. Ito ang bad, high glycemic foods. Pag 70 or more, ang bilis magpataas ng blood sugar. Sabi ito ng American Diabetes Association. Pag medium, 55 to 65, medyo tumataas lang ang blood sugar. Ang gusto natin, ang low. Ang low glycemic, 55 or less. Yung mga gulay, parang 15 lang glycemic. Mas mabagal magpataas ng blood sugar. Ang super bilis magpataas ng blood sugar, ayan o, white rice, white bread, pandesal. Yan, yung mga bread natin na puti, ang taas, 73, 74, 75. Yung brown rice, udon noodles, medyo nasa gitna konti, medium glycemic index. Magugulat ka, ang spaghetti pala o, considered low na siya. Medyo low na. Oh. Spaghetti, pati cup noodle. Ah. Oh, hindi ko sinasabi healthy ang cup noodle. Pero yung noodle mismo, yung mga rice noodle, yung mga pansit natin, mas mababa pala konti. A little better siya. Whole wheat bread. Okay, wheat bread. Mas mababa pala siya. So, kung papalitan mo, imbis na kumain ka ng kanin, magpansit ka na lang, mas mababa siya konti. Magspaghetti ka na lang, mas maganda siya konti. Pero, ulitin ko ah, hindi porke sabi ni Doc, okay noodles, okay ang spaghetti, a little better. Hindi ibig sabihin na pwede na lahat ng toppings na gusto mo. Diba? Pag ang spaghetti mo naman, puro hotdog, puro alat, puro giniling na sobrang alat, hindi na rin healthy. Pag ang cup noodle mo, puro yung instant noodle, puro asin lang yun eh. Di ba? Yung seasoning. O, hindi rin healthy. Pero kung yung pansit mo, gagawin mo healthy yung pansit kanton, maraming gulay. Kung yung spaghetti mo, maraming kamatis at konti lang talaga yung mga mantika, konti lang yung mga ham o spaghetti, pwede mo siya gawing healthy. Di ba? So, better siya. Sa bread, kailangan mga wheat bread eh. Kasi mga white bread, mataas din. So, in short, mas maganda ang spaghetti. Tsaka yung whole wheat, tsaka brown rice.
Okay, pero nakita ko mababa pala siya. Lahat ng klase ng pasta, a little better. So, yan ang sinasabing simple carbohydrates. Ito yung mas masama. Mas masama. Ayan o, white bread, white rice. So, mas masama. Complex carbohydrates. Ito yung good carbohydrates na brown rice, spaghetti, wheat bread. Mas maganda. So, mas gusto natin yung mga carbs na ganito. Actually, may carbohydrates din na mas maganda. Gulay, carbohydrates din eh, kung kaya mo. Meron pa sila yung mga iba dito. Okay? Tofu, pwede rin. Ito yung complex carbohydrates. May mga oatmeal, brown rice, kamote. Pwede rin ng kamote. Okay? Kahit patatas, ay medyo mataas ang ano ng patatas. So, pero kamote, mas better. Ito, whole wheat pasta, green peas. Ito po, very important. Nagpapapaya tayo, di ba? Minsan masyado tayong aggressive. May isang video ko noong isang araw, sabi ko nga, para sa senior, para sa above 40 and above, ang payo ko sa inyo, mindset natin dapat dahan-dahan sa lahat ng bagay. Kahit pagda-diet, dahan-dahan. Ano ibig sabihin? Normal tao kumakain ng 2,000 calories per day. Okay? Kung gusto mo magpapaya at minsan na masyado tayong aggressive, ang mga babae, minimum 1,200 calories in a day. Yan na pinakamababa nyo for the day. Huwag nang bababa pa. Sa lalaki, 1,500 calories. Yung iba, sinusubukan talaga crash diet, mas mababa pa. Hindi daw maganda. Baka mahirapan masyado yung katawan. Eh, no? Babagal metabolism mo, kulang ka na sa nutrition, baka hindi mo makaya magkasakit ka pa. Okay? So, bottom line, pinakamaganda pa rin, yan o, balanced diet, bawasan mo na lang, bilangin mo yung calories mo, pwede rin yun. Okay? Unti-unti, ilipat mo. Minsan, di ka mag-rice or mag-spaghetti ka na lang. O kung mag-rice ka, kung kaya mo, imbis na 2 cups, 1 cup, o 1 cup, gawin mo na lang half cup, damihan mo na lang yung mga gulay mo, pwede rin po yan. Sana po nakatulong itong video para mahanap nyo yung diet na bagay sa inyo at dapat kaya nyo. Dapat happy kayo doon. Kasi kung pipiliin nyo tong rice diet o spaghetti o yung no rice, yung high protein, dapat kaya ng katawan nyo. Kung nakita nyo, nagloloko na o nasisira na yung kidneys o masama na pakiramdam ko, baka dapat itigil nyo na. Salamat.